Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napakahilig sa mga iba't ibang klase ng halaman ng mga masuswerte. Tunay naman na napakarami po natin mga halaman na maswerte. At lahat naman po yan maswerte, depende na lamang kung saan natin to ilalagay. Ito po ang aking share sa inyo ay mga masuswerteng halaman at kung ano po ang mga magaganda na pwede natin ilagay para mas maka-attract tayo ng swerte. At ang mga kamalasan na yan ay humawi sa ating mga dadanan at panay kaswertehan na lamang po ang dumaloy po sa atin. Kaya kung kayo po isa sa mga niwala sa mga gatong mga pamamaraan, ang video ito ay para po sa inyo. Bossing ko ay isa sa mga mahilig ko sa mga iba't ibang klase ng halaman. Tunay naman na napakaganda lang kapag po kayo ay may mga halaman sa inyo pong kapaligiran dahil ito po ay nagdudulot ng malamig na bagay kapaligiran, hindi yung maalinsangan, hindi mabanas. At ito po ay nag-aalis din ng mga negatibong enerhiya na nasa loob ng inyong pong bakuran. Ngayon po mga bossing, napakarami po nating halaman na napakaswerte. Pero ako, ang pinakagustong-gusto ko talaga sa Paul mga bossing ay ang Royal Palm. Kaya lang po, may pagkamahal pala itong halaman na ito mga bossing. Pero soon, ako po yung naghanap po ng ganyan. Soon, ipapakita ko po ito sa video mga bossing kapag dumating na sa amin. Ngayon po mga bossing, kagaya nga po, ito nga po, pinatato ko nga po itong nyug po natin. Isa po ito sa tinuturing o tinagurian ng mga palm. Ngayon po mga bossing, ito na. Isa po yung mga Royal Palm ang pinakamaganda. Pero dahil sa, kung ito po ay wala po kayo, kung meron naman po kayong money tree, isa rin po ito sa napakaswerte mga bossing. Ayan po, swerte po yan, mainam na meron din po kayong ganyan, lalo na sa harapan or kaya sa may malapit sa main door or magpasok kayo ng ganyan sa loob ng inyong bahay. Proven po yan na maswerte. Meron po akong nakitaan ng ganyan mga bossing at ito ay doon sa may Santa Rosa sa amin. Meron pong sa monitoring ito, may mga number na nakita namin. Yung parang akala mo yung lumot, pero ang lumot nito ay pangitang number. Ngayon po mga bossing, kaya kumbaga ito po ay isi-share po natin kapag po yung nabuo na. Kasi sabi ko, mukhang dadami pa ang number na ito, maaaring ito'y pumalo pa hanggang 6. Nakakatuwa mga bossing, dahil marami rin po akong mga kakilala na nakatama po dyan sa mga puno na may number. Ganun din po sa mga arwana, doon sa kanyang katawan ay mayroong umaano ng number. May mga nakakatama po sa ganyan mga bossing. At iyan po ay isa sa mga parang binibigay ng kalikasan para ikaw ay parang iniaadya talaga para sa iyo na ikaw po ay makatama. Yung mga ganyan mga bossing. Isa po ang ating money tree ang pinaka the best din sa lahat. Yung pong buhol-buhol yung katawan niya, pero pag lumaki, isang ganyan na po siya, nawawala na yung pagka-buhol-buhol ng katawan. Kumbaga hindi na na-maintain ang pagka, parang tinitirintas-tirintas yung katawan, yun po yung money tree natin. Isa po yan sa proven na maswerte. Ganun din po mga bossing ko, ito po ang ating mga kawayan. Ayan, depende sa kawayan kasi may mga kawayan na mga lumalago. Huwag nyo pong masyadong palalaguin. Ganun din po yung ating po mga evergreen, yung mga ganyan. Swerte rin po yan. Ganun din mga espada, or kaya snake plant, or kaya po yung mga marami po po tayo, tsaka jade plant. Ngayon po mga bossing, ang ating mga halaman na maswerte, ano po yung mga magaganda na dapat nating ilagay po dyan para maswertehin tayo? Talian nyo po ito ng pula. Mainam kung may mga lucky coins kayo, isuot nyo ito sa mismong loob ng lucky coins at itali nyo po parang bunga, gagawin yung bunga. Maswerte po yan mga bossing. Meron akong kakilala rin na parang ginawa niya nga Christmas tree. Ang dami-dami mga lucky coin na nakasabit mga bossing. At ito po ay nagdulot ng ang daming blessing na dumating sa kanila nang ginawa niya po ito. Talagang pinagtiyagaan niya po mga bossing. Naglaan siya ng oras po doon sa paggawa ng lucky coin na sinabitan ng kulay pula na tali. Proven na napakaswerte mga bossing. Subukan niya rin po ito. At ganoon din po mga bossing ko na maglaan ka ng mga barya. At ito po ay kahit linisan nyo lamang sa tubig ulan, kahit hindi siya linisan ng, sa pamamagitan ng isang tabon tubig, halimbawa marami kayong barya na ilalagay. Isang tabon tubig, lagyan ng isang kutsarang suka, konting asin, lagyan nyo ito ng isang basong tubig, gripo lamang mga bossing. Pagtapos ilagay nyo yung mga barya po natin. At pagtapos na 5 minuto, sa may silangan nyo ibabad, hanguin nyo po ito, tayaan siya kusang matuyo. Kapag po ito ay natuyo na, okay na po yan, very good na po yan mga bossing. Ang gawin nyo lamang,
itusok-tusok nyo po ito sa may halaman po ninyo, or kaya mga bossing, pwede nyo rin po siyang parang palalaparin nyo kung gaano kalaki yung paso, nakapatong-patong po yung ating mga barya. Subukan nyo po yan. Mas mabilis siyang makaka-attract ng swerte. Kasi ang silver and gold, ang silver nagtataboy ng malas. Ang gold, mas mabilis kang makaka-attract ng swerte, lalo na sa pera kapag ginamitan nyo po ito ng gold. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga nag-iisip ngayon kung ano po ang mga magaganda na pwede natin gawin, kung nasa bahay po kayo at gusto nyo na mas maka-attract kayo ng swerte ng kasaganahan at maitaboy yung mga kamalasan, subukan nyo po ito, mamili ka ng halaman na paborito nyo dyan na napakaswerte. Tapos, bulan nyo po siya ng kulay pula na may mga lucky coins or kaya yung 5 centavo na may mga butas dati. Yun, maglagay kayo ng ganyan. Tapos, lagay nyo ng barya. Marami na akong kakilala na ang daming swerte dumating sa kanila. Matapos niya itong ginawa, inilagay sa may malapit sa main door, nilagay niya sa may main door at nagpasok din po siya sa loob ng tahanan. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniniwala sa mga ganyan mga pamamaraan, subukan niyo po yan mga bossing. Ako pinagpapasalamat din kay sa ibang bansa po ito, si Sir po ay maraming blessing doon na dumating. Nagbigay po sila sa amin ng bagay, hindi ko maano kung ito yung merenda, pasasalamat dahil sa daming blessing daw po na dumating sa kanya. At ang ko ay mas dumami pa po yan. At gusto daw po ni Sir ay manalo po siya sa ng jackpot. Mananalo po kayo, Sir. Talagang positive lamang po tayo. Yan po yung makakamtan nyo po. Basta wag po kayong tataya na kayo po ay yung tipong obligasyon po ninyo. Kayo, at ganoon din po kung marami kayong problema o kaya nagagalit kayo, yung kalooban ninyo ay galit. Kailangan yung gusto nyo lamang po na tumaya, na parang gustong-gusto nyo tumaya, na parang feeling mo itatama kayo, mga ganun. Ganun po, sinisigurado ko pong tatama po kayo kapag po ganyan ang sitwasyon. Kasi marami rin ako mga kilala na ganun ang mga ginawa. Tapos huwag nyo aantabayanan ang pagtama para kayo po ay makatama. Tila po mga bossing, salamat po.